Pero alam niyo mga momshi, pwede natin ito i-double check. Dahil i-join sa atin ang asawa niya, si Miss Giselle Alandi. Si Mrs. Giselle Alandi. Yes, first time din, ha? Wow. Binibining Pilipinas. Tatawa lang yun ang tatawa. Hello. Ayan. Hi. Ayan. Welcome sa Magandang Buhay. Hello. Good morning. Very beautiful naman talaga. Pero ito, bago ang lahat, Giselle, paano ba kayo nagkakilala at nagka-inlove ni Adrian? Nagkakilala kami sa isang event sa gym na pares namin pinupuntahan. So doon ko siya unang nakita. And kasi ako, nakikita ko na naman siya noon as artista. So kilala ko siya by face. Although hindi pa kami introduced noon to each other. So doon kami nagkakilala. Sino ang unang nag-approach? Si Adrian ba? Habang nagpapalaki-laki ng biceps. In-introduce kasi kami ng common friend. So sila yung, ito nga pala si Giselle, ito si AD. So ako naman noon, yun nga, kilala ko na siya. Tapos siguro yun talaga yung first time na nakilala niya ako. Pero ako, nung nakita ko na siya noong time na yun, well, hindi ko na maalam yung edad niya. sabi ko, ang ganda nitong girl. Siguro, hindi ko naman sinabi na parang magiging girlfriend ko siya. Pero parang sabi ko na, maganda siya. Tapos, yung attention ko, na-catch niya talaga yung attention ko. Yeah. So, tapos hindi ko alam na lalapitan niya ako. Hindi kita nilapitan. Oy, totoong kwento yun. Nakaupo lang ako mag-isang ganyan sa event na yun. Tapos, yung may umupo siyang ganyan, mag-isa lang ako, ganyan siya ng ganyan sa akin. Wow! hindi ko talaga alam na may tao. Hindi ko talaga alam na may tao. Kasi yung friend ko... Akala niya daw bag ako. Akala ko talaga. Totoo talaga yun. Akala niya bag. Tapos, mula na nun... Tapos pagtingin kong ganun, binalong ko kagad dun sa friend ko, yung artista si Luis Alandi. Tapos after nun, wala na, siguro mga an hour pa after kami na-introduce. Ah, okay. Tapos naging friends kayo, tapos nag-date na. Tagal kami bago nag-date, ilang months. Pero ngayon, kasi ito ngayon topic natin this morning, di ba? So dapat, hashtag real talk lang tayo dito para kay Giselle. Ano ba yung madalas mong nireklamo about kay Adrian bilang asawa? Kapag sharing na tayo. Meron ba? Noon nga, before talaga kasi, nga mabilis talaga uminit yung ulo niya. Tsaka yung tone niya, kahit hindi naman siya galit, parang feeling ko galit. Parang medyo strong yung ano niya, yung tone niya. Which ako, hindi ako sanay sa ganun kasi very calm lang ako as a person. Yun, pero ngayon, yun nga, nabago niya na yun. Yun lang yung dati, parang nabibigla ako, ganun. Tsaka, I'm worried before na baka it might get him into trouble. Ganun. Kasi yung parang masyado siyang confrontational. Okay, so kay Adrian naman, ano yung mapapromise mo for Giselle? Mapapromise ko sa kanya, well, syempre, ang gap namin is almost 14 years. Talaga? Oh, almost 14 years ang gap naman namin. Masyado nga so, natin. Parang ako, I will make the most of our time talaga na I will make her life our lives pala na very she will feel loved and taken care of. So yun. Hindi ko siya lulukohin talaga. Ay, magka-sweet naman yan. Okay, kay Giselle. Siyempre kay Giselle naman. Ano naman ang mapapromise mo sa iyong husband? Before pa lang naman, ang promise ko talaga sa kanya is I will always support him 100% sa career niya. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, naiintindihan ko ba na ganun yung work. Yung work niya, yung nature of work niya na lagi kayo walang time, laging puyat, or sometimes kahit holiday, di ba, meron kayong tapings. So, hindi yun problema sa akin. Yun yung papromise ko sa kanya. Kahit by the time na magkaroon na kami ng family, na maintindihan ko yon forever. Oh, sobrang understanding nito. As in, sobra. Yung mga movies ko na hindi ko na-expect na papanoorin niya kasi medyo sexy. Buong family niya nandun, nag-support. Pati papa ko nanood, no? Sobra. Hindi ko na-expect talaga. No, yung swerte mo. At least, diba? Pero swerte din si Giselle sa'yo, Adrian. Hindi siguro, kaya rin ganyan yung feeling ni, kung tama ako, Giselle, dahil talagang secured ka naman. Yes. Kay, yung love and attention and time binibigay niya sa'yo. Yes. Tsaka nakikita ko kung paano niya pinag-aaralan yung character niya.
Tsaka yun naman yung assurance niya sa akin na kapag sumalang na siya sa isang character, yung character niya yun and hindi siya yun. Aww. Ito na nga, at speaking of character, kasi si Dimples mismo pala, ang minsan nagbibigay sa inyo ng tips to, at saka suggestions tungkol sa pagiging mag-asawa. Ano mga natutunan niyo sa kanya? Well, Dimples recently celebrated her 17th year ng mag-asawa. So, nung simula, may binigay siya sa amin mga parang prayer candles. Sabi niya, para from Padre Pio pa yan, di ba? Inano pa niya, binigyan niya kami ng few candles pag kailangan namin ng prayer. Ilight lang na doon namin yung candle. Tapos i-offer namin sa church. And then, ang dami tinutulong ni Dimples, lalo na nung binanggit ko kay Dimples na she's starting her own YouTube vlog. Yung may tawag ng vlog, channel. Yun. Ano rin, nagbigay si Dimples ng suggestion sa amin paano, sobrang generous niya talaga sa amin kung paano maging honest relationship, yung matibay. Wow. Thank you so much, Josella. Alam namin first time mo ito. Thank you so much. Pero ang galing ni Josella, parang chill lang talaga siya. Oo. Ang lamig-lamig na nung kamay pa. So pretty, yes. So pretty ni Josella. Thank you. Mga momshi, makakasama pa natin si Adrian mamaya sa ating pagbabalik.